Bossing, welcome back to my channel. Ngayon po ay magpipick a card po muli tayo. Pumili na lamang po kayo ng stone na gusto po ninyo at kung anong gusto iparating sa inyo ng ating tarot card. Ang video ito ay para po sa inyo. Hinati ko na po sa apat ang ating pong tarot card. Ito po ay number 1, red piyaw, number 2, blue piyaw, number 3, yellow piyaw, and number 4, black piyaw. Pumili na lamang po kayo kung anong kulay po na piyaw ang gusto po ninyo at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Ang piyaw po ay baby dragon, money catcher, and protection. Pumili na lamang po kayo. Kung kayo po ay nakapili na, unahin na po natin ang number 1, red piyaw. Sinasabi po dito ng ating tarot card na ang pagbabago ng buhay ninyo sa ngayon ay hindi kagandahan. Sinasabi rin po dito na maaring merong tensyon na nagaganap at ang pag-aaway na ito ay masusolusyonan. Sinasabi rin po dito na may kasaganahan kang paparating at maaaring meron kang pupuntahan at hindi ito matutuloy. Sinasabi rin po dito na maaaring may okasyon na paparating at matutuloy naman ang okasyon na ito. Maaaring ito po ay birthday yan. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay minsan nang naloko. Maraming pintuan na magbubukas para sa inyo. Meron din mag-o-offer sa inyo na pag-iisipan yung mabuti or hindi nyo ito tatanggapin. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay mahilig mag-alaga ng hayop. Sinasabi rin po dito na kapag umenter daw po sa inyo ang swerte, maging sa buhay pag-ibig at pera ay dire-diretso na daw po ito. Bagamat sa ngayon ay may mga pagsubukang pinagdadaanan, may darating daw po kayong pera na matutugunan kung ano man ang mga problema nyo pinagdadaanan tungkol sa pampinansyal. May isang babae na parang ito eh may pagkamasamain ang pag-uugali, may pagkaganid na maaari nyong makakasagutan. Sinasabi rin po dito na fighter kang tao. At sinasabi rin po dito na bagamat ang pagbabago ng buhay ninyo sa ngayon, lalo-lalo na sa usapin ng pampinansyal ay hindi ganun kagandahan, ay soon aayon daw po sa inyo ang magandang kapalaran. Sinasabi rin po dito na may darating sa inyong na malaking halagang pera na maaaring may isang lalaki na mag-a-attempt ng tulong sa inyo. At ang taong ito ay may kakayahan na parang may pera po yung lalaking ito at may kakayahan siya na tumulong. Sinasabi rin po dito na maaaring may mga tensyon na magaganap sa inyo pag-aaway. Parang iiksi ang PC nyo ngayong araw na ito at maaaring meron kayong makakasama ng loob or makakaaway. Sinasabi rin po dito na meron kang sitwasyon na pinagdadaanan na gustong-gusto mong mabago, parang gustong-gusto mong makawala sa kahirapan na pinagdadaanan nyo sa kasalukuyan. At ito daw po ay malapit ng maganap. At sabi po dito ay kung may darating sa inyong pera ay pag-iisipang mabuti ang paggastos dahil maaaring ito ay dadaan lang sa inyo pong mga palad. Yan po ang sinasabi na ating pick a card number 1. Number 2. Sinasabi po dito ng ating tarot card na kayo daw po ay merong special na pag-uugali na makikita ng ibang tao ito at may kapuri-puri daw kayo na pag-uugali na maaaring purihin kayo ng ibang tao. Sinasabi rin po dito na sa mga lalaki na nakapili po nito na mga binata, ay maaaring kung ikaw ay may nililigawan sa kasalukuyan, maaaring sasagutin ka ng nililigawan mo or may biglaan kayong pagtatagpo ng hindi ninyo inaasahan at maaaring ito na ang inyong forever.
Sinasabi rin po dito na napakaraming magagandang oportunidad ang darating sa inyo po soon. At sa mga may anak naman na nakapili na number 2, ay swerte daw po kayo sa inyo pong mga anak. Meron kang sitwasyon na pinagdadaanan sa ngayon na gustong-gusto mong mabago. Kaya lang, parang hindi pa ito ang napapanahon, parang hindi pa nakatakda. Wala ka pang kakayahan para ito ay baguhin. Parang ang buhay niyo po ay parang isang alon. Minsan maalon, minsan tahimik, minsan in short, minsan ay parang okay, minsan hindi, ganon. At sabi po dito ay gustong-gusto niyo na ma-maintain yung, kumbaga, kung suswertihin kayo yung pangmatagalan. Pero hindi pa daw ito nakatakda, darating daw kayo sa puntong yan. Sinasabi rin po dito sa mga nagnanais ng kasal, ay wala pang kasalang magaganap sa kasalukuyan. Kayo daw po ay may magandang kapalaran nag-iintay at may kasaganahan kang paparating. At sa mga single naman na babae, ay maaaring may paparating na manliligaw sa inyo na nasa middle age at maaaring tunay ang pagmamahal ng taong ito. Sinasabi rin po dito na meron kang sobrang tindi na pinagdadaan ng problema na malapit ng masolusyunan. Maaaring magkaroon lang kayo ng hindi pagkakaunawaan ng inyong karelasyon tungkol sa pera at ganoon din ng isang babae. Parang magkakaroon kayo ng hidwaan, magkakaroon kayo ng sagutan. Maaaring kayo ay mag-away. Pero in the end, ay maaaring magkaayos din kayo. At ang sabi po dito ay parang bugso lang ng, dahil sa usapin ng pampinansyal. Parang ito yung pinaka-mayor. At halos lahat ito po ang problema pinagdadaanan sa kasalukuyan. Sabi po dito kung ano man daw po ang mga pag-aaway na nagaganap sa ngayon, hindi daw ito permanenteng pag-aaway. Magkakaayos din naman. Kaya laang po ay kaya nagkakaroon ng matinding sagutan or pare-pares ang mainitang ulo dahil nga po sa kakulangan ng pera. Pero may darating kayong kasaganahan at ito ang magiging dahilan kung bakit magbabago ang takbo ng inyong pamumuhay. May magandang kapalaran kayo nag-iintay. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card number 2. Number 3. Sinasabi po dito ng ating tarot card na napakaraming magagandang oportunidad ang darating daw po sa inyo pong buhay. Sinasabi rin dito na kung may babae ka mang nakaaway ay magkakaayos daw po kayo. Sinasabi rin po dito na meron daw pong tukso na kaya namang iwasan at may manghihingi sa inyo ng tulong at ito'y hindi mo mabibigyan ng tulong. Sinasabi rin po dito na makakaisip ka ng pamamaraan kung paano mababago ang takbo ng inyong pamumuhay at tama daw po ang inyong maiisip. Kayo daw po ay malaki ang tsansa na magkaroon ng isang mataas na uri ng pamumuhay. In short, maaaring kayo po ay yumaman. Sinasabi rin po dito na may malaking halagang pera kang paparating. At sabi rin po dito ay nasa inyo daw po ang pagpapala. At sinasabi po dito na maaaring may bigla ang perang darating sa inyo nang hindi ninyo inaasahan. Kung may mga dumating daw sa inyo na balita na negatibo na parang ang dulot nito ay pag-aaway, marireverse daw po ito. Maaaring magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng inyong karelasyon. At sabi po dito ay parang may maghahamon agad ng hiwalayan sa inyong dalawa. Sinasabi rin po dito na kung kayo ay kasalukuyang may problema tungkol sa pera, maaayos nyo daw po ito dahil may paparating kang malaking halagang pera. At kapag daw po may dumating sa inyong swerte, dire-diretso na daw po yan at maraming magagandang oportunidad ang darating po sa inyo. Bagamat magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng inyong karelasyon, parang about po ito sa selusan. Maaring may selusan at involved pa ang pera. Parang pare-parehas kayo na pe-pressure. Pero susuyuin muli kayo ng inyong korelasyon at nasa inyo daw po ito kung magiging okay muli kayo. Yan po ang sinasabi na ating pick a card number 3. Sinasabi po dito na ating tarot card na huwag ka daw po number 4 makakalimot magdasal. Sinasabi rin dito na iingatan ninyo ang inyong kalusugan dahil maaaring madagdagan ng problema yung pinagdadaanan. At maaaring gagastos kayo ng malaking halagang pera dito kapag po kayo ay nagkaroon ng karamdaman at parang may pag-aaway pang magaganap. Kaya huwag nyo pong pababayaan ang inyong kalusugan. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay soon mamamahagi ng tulong sa iba.
at kayo daw po ay may paparating na kasaganahan. Bagamat sa ngayon, maaaring magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng inyong karelasyon tungkol sa pera. Parang ito ang magiging mayor kung bakit laging mainit ang ulo ninyo ng bawat isa kasi nape-pressure nga po kayo sa mga nagaganap sa kasalukuyan. At halos lahat ay yan po ang problema ang pinagdadaanan. Pero may kasaganahan kayong paparating. Hindi naman laging ganyan ang takbo ng inyong pamumuhay. Kayo daw po'y magtatagumpay sa buhay at wais na tao daw po kayo. Bagamat sa ngayon ay dumadaan ka sa mga pagsubok sa inyong buhay. Sinasabi rin po dito na masipag kang tao at malapit mo nang anihin ang inyong kasipagan. Sinasabi rin po dito na may darating kang pera na matutugunan kung ano man ang mga problema niyong pinagdadaanan sa kasalukuyan. Sinasabi rin po dito na kayo daw hindi nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon kung kaya't kayo ay may gabay. Maaring may darating na bagong miyembro ng inyong pamilya. Sinasabi rin po dito na parang ito po ay biglaan at hindi inaasahan. Sa una ay pag-aawayan pero ang paglaki ng miyembro ng inyong pamilya ay magiging masaya naman. Sinasabi rin po dito na may darating na balita na maaaring ikainit ang inyong ulo. Maaaring ito na nga po yun, hindi inaasahan. Sinasabi rin po dito na may paparating kayong pera bagamat sa ngayon ay ang pag-aaway ninyo lagi ng inyong pamilya, ng inyong karelasyon ay tungkol sa usapin ng pera. Pero malapit nang umayo na magandang kapalaran para sa inyo. At kung may isang babae ka mang nakaaway, magkakaayos daw po kayo nito. At sabi po dito ay kayo naman daw po ay hindi nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Masosolusyonan nyo naman din kaagad kung ano man ang mga problema ang pinagdadaanan. Bagamat kayo ay nalulungkot sa kasalukuyang nagaganap sa inyong buhay at kapag nagtagal po ito ay maaaring mauwi ito sa depression. Hindi po ito makakatulong sa inyo kaya iwasan nyo po ito. Kumbaga ipanalangin nyo na lang sa mahal na Panginoon, ipagpaubayan nyo na lang sa Kanya ang lahat ng mga nagaganap at ito daw po ay malulutosan din. Yan po ang sinasabi na ating pick a card for today. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!